Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayong araw na to kasi marami pong nagtanong sa inyo sa comment dun sa nagtrending nating video na patok ng negosyo sa 2022 at marami sa inyo nagtanong about sa sugar and oil retailing business. Kung magkano nga ba ang puhunan at kung ano magandang location. So mga kakwentuhan, welcome to another video. Anong oras na nga ba? It's kwentuhan time! Marami nag-comment sa mga business na gusto nilang umpisan sa mga negosyong tinalakay ko sa video na yon. At dahil nga doon, ginawa ko ng video yung bigasan at saka yung bakery tips. Ngayon naman, pag-usapan naman natin yung mga comments about sugar and oil retailing and wholesaling. Alam naman natin na basic necessities talaga ang sugar at saka oil at hindi tumitigil ang tao sa pagbili nito. Aalamin natin ang posibleng puhunan. At uulitin ko, depende nga yan sa laki ng iyong pwesto at sa laki ng market na gusto mong masuplayan. Tara mga kakwentuhan, basahin natin ang comments at saka questions ng ating mga kaibigan about sa negosyo. Kaya kung gusto mong ma-mention ka sa next na video, huwag kang mahiyang magtanong, mag-comment ka sa baba. Unang comment na basahin natin po ay from Quincy Almero. Interested po ako sa bigasan, oil at sugar po. Next po na comment ay kay Gina Tura. Salamat sa tips sir, paano ba maka-wholesale ng oil at sugar? Salamat sa sagot. Next po, sabay-sabay po natin sasagutin yan later on. Next po ay, may mga supplier ka sir sa negosyo bigasan. Ayan po, Mr. Gilbert Palacios. Unfortunately po, wala po ako personally na alam na supplier na pangalan ng mga supplier ng bigasan. Pero later on po, i-announce natin sa video na ito, tatawagin natin mga supplier ng mga oil, sugar, bigasan para i-contactin nyo po ako para sa next video. May bigay ko po ang inyong contact numbers para sa ating mga gusto magnegosyo. Gusto nilang humanap ng mga supplier. Baka po magkatulungan kayo. Kaya kontakin nyo po ako sa icegasco@gmail.com or doersmediaph@gmail.com. Ang sunod na comment po ay si Nick Kubos. How much ba puhunan dyan sa wholesaler ng asukal at saka oil? Yan po, pag-uusapan natin yan later on. Ang sunod na comment po ay si Marlene Gregorio. Gusto ko sana yung sugar at oil. And of course si Jen Laquatera. Sugar and oil, magkano puhunan? Ang isa pa pong nag-comment ay si Caleb's Blog. Paano maka-wholesale ng oil at sugar, sir? So yun po guys, sa mga comments at saka mga question na features natin today. Sagutin ko lang po yung sa bigasan. Guys, meron po akong na-upload na video about sa bigasan tips. Panoorin nyo po yun. Ang link nasa baba. And then para sa mga nagtanong po ng magkano puhunan sa sugar and oil, wholesale and retailing, pag-usapan po natin. So mga kakwentuhan, just sit back and relax. Yun yung mga kakwentuhan dahil sa request ng marami nating viewers na pag-usapan natin ang pagkakaroon ng retailing and wholesaling ng sugar and cooking oil. Guys, sa pag-usapan natin yung pagkakaroon ng wholesale na hindi yung middleman. Iba pa po yung middleman kasi po apat na part yun ng business chain. So yun yung manufacturer, yung middleman or distributor, and then kayo nga pong mga wholesaler, and then yung retailer. Pwede nyo pong gawin yung dalawa na wholesaling and retailing. Paano nga ba ito? Ang wholesaling na sinasabi ko yung bibili po kayo ng mga galon ng mantika o ng sako-sako ng sugar and then ipapack nyo po yun ng per kilo or ng ibobote nyo po yung per bote na yung gin, yung hinebra, yung po yun, ibobote nyo yung mantika and then i-distribute nyo po sa mga maliliit na sari-sari store. Yun po ang sinasabi kong wholesaling po. Pero the good thing is, kung meron kayong magandang pwesto, pwede nyo rin gawin yung retailing. Ito po ang posibleng puhunan mga kakwentuhan. Kung kukuha ka ng magandang pwesto kahit maliit lang, basta nasa prime location, nag-a-average yun ng 5,000 to 10,000 yung per month. So let's say kumuha ka ng maliit na pwesto around 7,000 pesos per month yung rent. Pero mostly na may-ari ng pwesto, nagpaparent yan ng 1 month rent and 1 month advance. So 7,000 times 2, 2 months, it's like 14,000, that's for the pwesto. Pero guys, kung cooking oil, may mga mabibili kayo sa mga middleman or distributor ng in 1 gallon, 1,400 ang average. Merong 1,200 lang, merong 1,500. So, depende sa supplier nyo makukuha. So, averagely, nasa 1,400 ang 1 gallon. And then, kahit mag-start kayo sa 5 gallons, 5 times 1,400, it will be 7,000 pesos for mantika na pang-umpisa. And then, let's go to sugar. So, ang average po ng 1 sack of sugar, yung 50 kilos, yung refined sugar, white sugar, magandang klase na po yung 2,100 isang sako. Yung po yung 50 kilos. So, pwede nyo po siyang ipack ng tag 1 kilo. And of course, lalabas siya, 50 bag or 50 packs ng tag 1 kilo. Kung ang isang sako po nag-average ng 2,100, and then let's say kumuha ka po ng 5 sako muna,
pangumpisa. So it will be 2,100 times 5, it will be 10,500. So sa sugar po yun. So sa ngayon, ang puhunan nyo na is 14,000 sa pwesto, 7,000 sa cooking oil, and 10,500 sa sugar. Then yung sugar nyo po, pwede nyo pong ipack ng tag-isang kilo nga sa plastic, isisealed nyo lang naman yun kung wala pa po kayong pangbili ng sealer, yung auto sealer na ilalapat nyo, mas didikit nyo, masisealed na yung plastic. Kung wala pa po kayong pambili nun, pwede naman pong sa kandila o sa apoy, pero as long as mas maganda, presentable pa rin. Kaya pagdalansyahan nyo na po bumili ng sealer. Halimbawa yung 50 kilos po, ang per kilo, lalabas po yun ng 42 pesos lang per kilo pag 2,100 ang isang sako. So 42 per kilo, kung ibibenta nyo po ng wholesale sa mga sari-sari store, halimbawa po, isang sari-sari store dyan, bibentahan nyo ng 10 kilos na separately or yung nakapack, so ibenta nyo po ng 48 per kilo. So sa isang kilo, may tubo na pa yung 6 pesos. At least mag-move ng mabilis. Pero kung gusto nyo pong kumbay niya yung retailing, may shop kayo sa magandang location, wholesaler and retailer kayo, kung retailer ka, pwede nyo po ibenta ng 50 or 52 kung gusto nyo. Basta yung mga pais sa isang kilo bumibili. Pero magandang strategy dito para bumili mas marami yung customer nyo, bigyan nyo ng offer. Bigyan nyo, ma'am, sir, 52 po ang per kilo. Pero kung bibili kayo ng 5 kilos, minimum, bibigay ko po sa inyo ng 48 lang isang kilo. O ba? Diba? Mas maliit ang kita sa per kilo, pero mas mabilis gumalaw ang pera. At least makapag-reorders ka ulit. At syempre, kapag ka magtatayo ka ng business, kahit maliit pa yan, ang advice ko sa inyo, i-register nyo sa DTI. Mag-inquire kayo ng legality sa inyong munisipyo or sa barangay. Mas maganda na yung nasa safe side tayo. Mas maganda yung legal. Ano ba naman ang simpleng pumunta ka sa barangay, kuhingi ka ng barangay clearance or barangay permit? Or let's say, punta ka sa DTI, po-register mo. Hindi naman po aabot ng kamahalan. Let's say, gumastos ka po ng 2,500 maximum. Pero ayaw natin aabot siya doon. So let's say, 2,500 for legalities. So total po ng puhunan natin is around 14,000 sa pwesto, and then 7,000 initially sa product sa cooking oil, and then initially po 10,500 para po sa limang sako ng sugar, and then yung mga pong legalities, let's say 2,500. Ang total po yan guys ay 34,000 pesos. So if you have 40,000 pesos, you can start your small retailing and somehow you can do wholesaling ng sugar and cooking oil. Gusto ko pong i-announce ngayon sa mga may business po dyan, na middleman o distributor po ng cooking oil at saka ng sugar, i-contact nyo po ako sa icegasco@gmail.com. At marami pong nagtatanong, pag-usapan natin kung i-promote ko yung business nyo dito sa next video. So yun po ang possible puhunan sa pagtatayo ng maliit na wholesale and retail ng cooking oil at ng sugar. Pwede namang mas mababa pa doon ng konti kung purely retailing ka lang, pero mas maganda talaga nag-move ng mabilis yung stock. We always say nga na hindi natin kailangan mag-start ng malaki. We better start small, especially kung wala tayong experience. If we fail, we lost small, di ba? Kung kasi pag nag-start agad tayo ng malaki, and then wala tayong experience sa pagnegosyo, we will lose big. By the way guys, isa po sa mga subscribers natin, isa sa mga kakwentuhan, nag-share po sa comment ng napaka-inspiring na comment na nag-start daw po siya ng bigasan before. Nag-start siya sa 5 na sako, 5 kaba na tagto 25 kilos. And then, noon po yung April 2021. And now, nakapag-replenish na po siya ng stocks ng every 25 sako or 25 kaban. So yun nga po, ando sa tip ko sa paano palakihin ng kita sa small business, marami po kayong matututunan doon. Balikan nyo po yung iba kong video, baka po makatulong. Alam nyo po yung kasabihan na ipagulong mo yung pera. Kung kahit 5 na kaban lang yan, kung pinapagulong mo yung tubo, hindi mo agad ginagastos for yourself. Lalaki at lalaki po yan. Hindi po importante yung malaki agad ng tubo. Importante po, tumutubo at naiipon nyo po yung tubo hanggang sa naibli ulit ng stocks. And by the way mga kakwentuhan, marami rin pong nag-request kung paano po ba magkaroon ng social media consultancy or social media agency. Ako po bilang isang social media manager, kukwento ko po o isishare ko sa inyo next video kung paano mag-start ng social media agency. Ito po yung business na sobrang liit lang ng puhunan. So yun po, lagi yung tatandaan dito sa Kwentuhan Time. Meron tayong laging matututunan.